magkakataasan lang o magkakatakbuhan lang din tong dalawang to. Ladies and gentlemen, welcome to the game number 2. Grand finals tayo dito, best of 5. Onyx PH versus Execration. Pakilala lang muna namin for this Onyx PH, mga kaibigan, Yuki for this Tams, Oh My Venus naman for this PNK, Jay for this Louie, Wise for Roger, at Iaknu for this Hayabusa. Para naman sa red side ng Execration, sa Gitnu sa kanyang Esmeralda, Etomax sa Farsa, Benny Cutie sa kanyang Show, Hate naman sa Kari, and Shaknu sa kanyang Hylos. Pero yung top lane natin, mukhang nginangat-ngat na ng mga tutang pikit dito habang si Shaknu kiniklear lang ang middle lane. So walang mangyayaring pagkuha ng red buff dito dahil ine-invade na ng isang Thams yung top lane. So more on aggressiveness na yung pinapakita dito ng Onyx PH. So tingnan natin kung hanggang kailan ba nila mapapakita yung gitong ka-aggressive. Na-invade yung orange buff dito ng Team Execration. And the blue buff, hindi pa naman din nakukuha. Level 1 pa lang din dito si Hate. So that's the problem, si mga kaibigan. Pero ito si Mae, on to the backup. Okay pa agad. On call ha. Pagkailangan, tawagan mo lang ako. Kumbaga, for that, hindi ko din na-expect na babackup dun ha, mula sa baba. Parang Wonder Pet. Parang Wonder Pets to si Mae. Pagka tinawagan on the go, talagang nandyan na agad, kaibigan. Talagang binaliwala niya na yung lane sa baba dahil mas kailangan ako ng aking teammates. Pero yun nga lang sa gitno dito, ito si Rogelio. Ako po, kumakalmot-kalmot lang mga kaibigan. Naiwan, nauntog, pero si Shaknu pa yata dito ang mabibigyan. Try to escape. Ito na, naging Siberian Husky na. Ayun, dali. Ito, sabi lang banda, yung tutang pikit dito, makulit lang din. Ako, mag-ama pala to. Si Roger at saka si PNK, Kupa, mga best wap combination. Mahirap sa early mga besties. Hate din dito, level 3 pa lang ha. Sobrang hirap ng sitwasyon ng funnel dito ng Execration so far na nakikita natin. Ito yung maganda for the Onyx PH, talagang gigil sila for the game number 2. Siyempre, hindi naman pwedeng ibigay na lang namin yung pagkapanalo sa inyo, sabi dito ng Onyx PH. Kasi siyempre, galing silang lower bracket eh. Diba? Lower bracket, sabay grand finals, kailangan kuhanin na nila to para magkaroon tayo ng game number 3. Yep. So kahit naman makuha ng Execration, magkakaroon pa rin tayo ng game number 3 kasi best of 5 to, mga kaibigan. Siyempre, talaga ang maano pa yan. Matagal-tagal pa, pero maganda yung... Mas maganda pag matagal yung laban. Mas maganda rin kasi ma-maximize talaga or matitest yung endurance nito mga to. Pero eto na nga mga kaibigan, mukhang magkakaroon naman ng pakpakan. Kinagat pa nga rin, hindi nakagalaw si parang Shaknu. Level 2 lang dito, pero uy, level 5 din. Si Yuki patay. Baliwala ang kabayo sa aso, mga kaibigan niya, Tapi Ballers. Pero to si Hey trying to escape. Nako po, inahabol ng aso. Di syempre, takbo, kagat nila. Tawag ka, Aysan. Sino ba yon? Yung sa aso. Basta yun, nakalimutan ko na. 3-1 ang ating score dito. 3-minute game time, ladies and gentlemen. Execration nahihirapan sa rotation na ginagawa ng Onyx PH. Pinapaliit nila ang space dito for carry para hindi nga naman din magka-item. Makuha. So, pati yung orange buff. Maagang aggressiveness kasi yung pinapakita dito. Yung sa top lane, yung pagkuha ni Thams doon, tapos na-late pa yung blue buff. So mahirap nga naman. And si Wise din, hindi na rin biro. Pero eto na nga si Sagit to save the day, mga kaibigan. Pero hindi pa rin talaga makakapalag sa pagkakataong ito. UK4, the backup. Mukhang nga kailangan niyang bugbugin daw dito si paring Shaknu. Kakagat na si Rogelio. Kinagat. And napatay pa din dito ni paring Louie or ni Jay. Ang isa sa mga players dito. Pinagkakalmot na naman, mga kaibigan. Ayun, ang di natin napapansin pala din dito. Sa sobrang busy ng Onyx PH and some players of Execration. Oops, naku po, makaka-trade ba? Pero hindi! Ayun, tinamaan pa rin with that flicker to catch that one out. Napapabayaan naman dito on the other side ang Hayabusa ng Onyx PH. Yung. Kumbaga, pagkatapos ng mid lane, meron pa kaming bottom lane na pwedeng magbigay ng damage. So sa Execration, kailangan nilang makabawi dun sa ginawang pressure ng Onyx PH. Though medyo maliit lang naman yung perang kalamangan, pero halos lahat kasi ng objectives ni Hate nakuha sa kanya, kaya nahirapan siya makapagpa-level. Mapapansin natin dito, level 6 si Benny Cutie, saka sa level level 5 lang. So nakita natin dito yung hirap niya talaga magpa-level. Pero Wise and Hate or Benny Cutie pa nga rin. Oops! Uy, naku po, yun lang. Si Hate yata makakakuha ng kill ni Jeremy, pero hindi na lang din pakakawalan. For that, sinecure na ang kill. Yun, si Wise ang nabigyan ng death doon sa top lane. Naligaw lang ng konti. Hindi ko rin sure bakit napapashell siya doon. Pero medyo problema lang yun. Sa dinami-dami na pupuntahan mo, doon pala ang players ng Execration. Nandun din si Kari, mga besties. So for this 4-minute game time tayo, luwag-luwag pa ang base ng bawat isa. Pero what we see is what we say. Lamang ang Onyx pagdating sa gold. Oops. Tama ako dyan. Pero eto na nga mga kaibigan, ang nangyayari. Medyo lumalabo ang aking stream. Hindi ko alam kung bakit. Pero bottom lane, tingnan natin. Naku po. Medyo maganda yung aso din ni PNK.
or si Kupa dito, ang laking tulong din para sa kanila eh. Mm-hmm. Tignan mo, siya na yung sumasalo ng damage kasi kung isipin mo, wala rin tank dito yung tropa ng ano, ng Onyx PH. Oo, yung aso na nga dito, yung ano, aso na dito yung initiator. Oo, yung initiator ng ano, ng Onyx PH. Sa bagay, maganda nga naman yun, no? Kahit maging aggressive ka pa na sobra, okay lang kasi aso lang din naman yun eh. Pwede mong ma-resurrect ulit after this, after cooldown. So, mga kaibigan, dun, sa top lane naman din, Hayabusa, lumipat naman dito kanina sa bottom lane, ladies and gentlemen. Item check nga tayo, for sino ba talaga ang top farmer dito? Uy, 3.2k, si Roger. Oh, ayun. Na, pero uy, Glorious Pathway, naibigay na. Mukhang mapapatay pa sa loob ng tore, mga kaibigan. Papasok din naman, pero Feather Airstrike kinagat dito ng tutang pikit. Si paring Eto Max natin kung makakatakas nga ba. Yes, makakatakas siya dun sa pagkakataong yun. Pero bottom lane, Yuki, laban kay Sagitno dito. Nakapumukam talagang bakpakan, level 7. Sa laban sa level 7, pero hindi pa rin sapat ang damage. Di paring Sagitno para ma-burst down ang isang Thames. Dito sa bottom lane. Tama dyan, Kuya Herb. So for that, still Onyx on the lead. Talaga, ang problema dito, hindi na ma-maximize ng Onyx PH yung potential nila. Sa early game ng stage na to, ang game na to, pero yun si Eto Mac doon. Grabe, ito na. Next mission, bottom lane, ladies and gentlemen. Let's go! Nako, nakita na si Sagitno dito. Ito na naman na Siberian Husky. Ako po, kalmot ng kalmot. Date dito, trying to escape, pero killing spree. Kagad dito para ay Kuya Wise. Labi naman mga kaibigan for that. 9-3 ang ating score. Napakalaki ng kalamangan ngayon ng Onyx PH. Apat ang patay sa execration. Space created for the all lanes ng Onyx PH. No. Oh. Talaga naman pag pinakawalan mo si Rogelio, talagang magkakaroon ka ng nightmare. So ito na nga yung nightmare na binibigay ng Onyx PH. Grabe. Sa execration. Sila naman daw ngayon sa ating game number 2. Hindi kami papayag ng ganun-ganun lang. Oh. Mananalo't mananalo kami, sabi dito ng Onyx PH. Mm-hmm. So maganda ang nagiging laban ngayon mga kaibigan. And having a Louie on their lineup, talagang napaka-solid nun para sa kanila. Kaya nga solid dyan. Louie, tapos itong Roger, Rogelio ni Kuya Wise, tapos itong tutang pikit nga si PNK ni Oh My Venus. Eh for the vision pa lang, itong mga trap na to, ayun o, nakikita mo naman, kitang-kita dito na pagka mayroong orange buff na mayroong spawn, eh pwede nga naman i-invade ng Onyx PH. Kasi natataniman ng traps dito ni Popol. So, ganda, good vision for the Onyx PH. Ito, pinagtsagaan nila ang Hayabusa, mga kaibigan, di na naagalaw. Pero yun nga lang, shadow kill. Ginamit na, ladies and gentlemen, here comes the backup. Louie lang din dito, together with this tutang pikit. Ayun, galit na galit. But here comes the Rogelio, mga kaibigan. Yeah, matay, double kill na. Bama ka, triple kill pa, pero no. Leave it to the tutang pikit, ladies and gentlemen. For that, tatlo ang patay dito. On the side of Onyx PH, execration, Onyx PH is on the lead. Nako po. 6K ang pera ni ano ngayon ha. 6K ang pera ni Wise and level 12 si Wise samantalang hate dito, level 9 lang. Hirap busog talaga siya. Pero oops, yung ano dito, ultimate ni Sagit, no? Mukhang kakagatin pa ng tutang pikit, mga kaibigan. Rogelio, babaka ka rin ba? Ito nga, si paring Rogelio, napakagat na doon sa bandang gilid, pero may catapult pa rin sa loob. Oop. Pero na, normalist, nung tower, mga kaibigan, makakatakas nga ba? Fet, strike, hindi na nga rin dito, pero hindi pa rin. Naging sapat yun para makapatay dito ang side ng execration. So, nabasag pa nga ng Onyx PH yung top lane. Grabe, grabe, mga kaibigan. Dito sa game number 2, talagang gustong pakita ng Onyx PH na kaya nilang bumawi against that execration. Ito na, naupo mga kaibigan, lumiit na or naubos na ang outer turrets dito ng execration. Kumakapit na lang sila sa dalawang inhibitor turrets dito sa kanilang base. So far to it, matagal pa naman yata yung Lord eh. Ano ba to? Ah, oh, Lord na to, 20 seconds. Pa lang. So, 8 minutes and 45 seconds pa lang in our game time. Pero kita natin yung pressure talaga. Hindi makapag-farm dito yung tropa na execration kasi yung vision ng Onyx PH napakalaki. Laki sobra. Hindi na nila mapagtampi sa dito sa river sa gitna ng mapa. Hindi pa nila natatapakan masyado at isa pa lang din ang tore na nababasag nila. Ladies and gents, for this tamang pa-item lang muna talaga kay Kuya Hate natin. Pero ito, naupo, Glorious Pathway na si Chakno, sumalo na ilang damage. Grabe, the damage is real pa rin talaga coming from Oh My Venus. Ito na naman din. Naupo si Wise, nangangat-ngat, kalmot, kalimot, pero sa gitno dito, trying to escape, patay for that kill coming from Hayabusa. Ladies and gentlemen, napakahirap hulihin ito with that quad shadow skill ni Hayabusa. Oh, eto na, lumabas na yung tropa. Mukhang o time space warp na yun din. Kinalbot na naman yung dalawa. Hindi na talaga nagpapatinag dito. Benny Cutie will go down sa pagkataon na to. Pero eto, Max, napatay si paring Wise. Pero apat yung nakapasok dito sa loob ng execration, mga kaibigan. Dalawa na lang yung buhay.
Takno, and Eto Max, mayro, may Hayabusa pa rin, and Bluey, or JD. Hirap i-def yan, pagka ganito, mga kaibesti, 2 seconds si Sagitno, mag-a-up na rin, mga kaibigan. Ginamit na rin kagad ang Feather, airstrike, here comes Sagitno, trying to clear this minion waves, walang susuko, hanggat may tore, laban lang, Sagitno dito, pinapatakbo, ang players ng Onyx PH, pero no, naku po, nilagbanan siya dito. Whoop. Hey, nag-extend pa ang laban. Nako, na-depensan pa ng execution. Kala ko katapusan na. Oo. Oh. Sayang, pero tingnan natin dito kung pero oh. kaya pa rin kasi ang problema, hirap na sila makapag-farm. Kasi 0-3 to na si 8. Ayun yung nahihirapan din sila. 10k gold lead for the side of Onyx PH. So 39 seconds bago mabuhay ang Sanctuary Lord. Tingnan natin kung kukuhanin nila or papabayaan nila, pero mas maganda eh secure na nila yung mga bagay-bagay. Kumbaga kanina, sa game number 1, execration, ginamit talaga yung, or minaximize talaga yung kalamangan nilang early stage of the game. Gawin din yun ng Onyx PH for this one. Kaya nga, mga kaibigan, so for this, item check nga pa tayo, isa pa din dito, 48. Nako, ayun, medyo mababa yung item dito ni Nate, kasi hindi niya na rin na-complete yung Raptor Machete, rumake na siya ng Endless Battle plus the Winter Truncheon. No. Pero Tinang-kina nung aso, inulti na, pero balang damage. Kaya. Kasi pwede rin niya mabuhay yan eh. Oh, dadasalan niya lang ng very very light yan, tapos pagkatapos na okay na. Tinamo. Dadasalan niya na yan. Buhay na. I choose you! Inorasyon na mga kaibigan. Inorasyon. Ito naman for execution, ang hirap dumipensa niyan pagka ganyan. Ang laki ng minion wave sa top lane at sa middle lane. Tapos magkaka-lord pa. Oh no, naupo. Howard, go to defension out. For the side of execution. Pero maganda naman to for the side of Onyx PH. Kasi, talagang babawi at babawi. Diba? So, hindi madaling laban ang grand finals. Sabi dito ng Onyx PH. Tama, diba? Pero execution, tignan natin kung paano nila i-try na i-defend to. Pero basag na rin ang lahat ng turrets dito, mga kaibigan. Naku po, si Wise mukhang papakawalan si paring Rogelio. Ah. Mm-hmm. Nakatali pa, pero parang gusto ng mga agat sa pagkakataon ito. Herb na, nagbebelo-belohan na. Dito may pasok niya ni Eto Max yung yung Feather Airstrike para mabilis sila makapag minion wave clear. Pumuposisyon ng execution sa likod ng torre nila pag na ang Glorious Pathway, mga pre, Feather Airstrike ginamit na din. Ladies and gentlemen, naku po, wala pa din patay for this Jackno, half-life lang. Sabi lang banda si Jaden dito, naku po, for this Louie, baliwala. Pero naku, nakaka-wave clear pa si Sagitno lang din doon. Kami from behind, dapat tayo Lords now up, basag. Mga kaibigan, eto na, tumatower lang si Oh My Venus. Mga besties and the daming minion din for that game number 2 will go to on